Naghahanap ka ba ng portable hard drive na pwede mong gamitin para paglagyan ng mga files, ng videos, ng pictures, at kung ano-ano pa. Pero wala kang makitang mura. Kung titignan nga natin na ang presyo ng isang portable hard drive ay umaabot from 2,000 pesos to 3,000 pesos. Kaya naman sa video natin ngayon ay susubukan nating mag-DIY sa paggawa ng portable hard drive. Sa presyong 200 pesos, meron nga tayong binili dito, yung external hard disk case na bili natin siya sa presyong 180 pesos kasama na yung shipping fee. Okay. Subukan kong alisin siya sa kanyang box para makita ninyo. Ganito yung kanyang itsura. Ito siya, which is nakabalot pa. Ayan. And may kasama siyang USB type B siya. Ito siya. Ganyan yung type B na socket or male socket. So bakit ba type B yung pinili natin? Kasi kaya type B yung pinili ko, yung ibang mga hard disk drive dito ay type B din yung size ng kanyang USB. Ayan, ito yung isa natin, yung may passport, nabili ko siya sa presyong 2,500 pesos, 500 gig. Samantalang itong hard disk case natin ay nabili lang natin siya sa presyong 180 pesos. Ngayon, saan ba tayo kukuha ng hard drive? So, meron ako ditong sirang laptop. Ito yung sirang laptop natin. Kaya nasabi natin na 200 pesos lang makakabuo ka na ng isang portable hard drive. So, itong laptop nga na to ay SSD yung kanyang drive. Kaya kung halimbawa man na bibili kayo ng case para sa inyong hard disk ay i-check muna natin kung ano yung drive niya. Dalawang klase kasi yan, isang SSD at saka isang HDD. Ano ba yung SSD? Si SSD ay yung strong state drive which is better kay HDD na hard disk drive. Mas mabilis kasi si SSD compared dito kay HDD. Okay? Si HDD kasi ganito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pag binuksan natin si HDD, ito siya yung hard disk drive na tinatawag. Very sensitive tong pinaka-disk niya dito. Hindi natin siya pwedeng hawakan. Ayan. So kadalasan, ang nangyayari, bumibigay yung pinaka, ito yung part na yan, bumibigay yan. Kaya kapag nasira, bubuksan lang natin yan tapos parang i-reset lang natin siya. Gawa na ulit yung ating HDD. Okay, compare naman dito kay SSD natin. Takpan ko muna to para makita natin yung ating SSD or yung strong state drive. So meron tayong pambukas dito. Kuhanin natin yung drive nitong sirang laptop. Ngayon, kung wala naman kayong sirang laptop, pwede rin kayong mag-order sa internet. So, merong mga second hand na nabibili na mura din ang presyo. So, makakabili ka siguro 500 gig na HDD. Siguro mga nasa 500 pesos lang, meron ka ng 500 gig. So, si SSD, medyo mas mahal siya ng konti compared dun kay HDD. Okay, natanggal na natin siya. Ganito naman yung itsura ni SSD. Parang memory card lang siya. Okay. Pero when it comes to performance, times 10 better daw si SSD compared kay HDD. Kaya kapag ang laptop natin ay SSD, mas mabilis siyang mag-boot. Kaya kahit yung laptop natin minsan, Intel Celeron lang tapos naka-SSD ng drive, ay mas mabilis pa rin yung performance ng naka-SSD compare kay HDD. Okay. So, ito yon. So, SATA rin yung kanyang socket. No? Ayan. SATA and SATA rin.
Parehas namang SATA sila. 2.5 inch yung size nila. Kaya kung bibili kayo sa online, paki-check mabuti yung size na gamit nyo. Baka magkamali kayo. Ang mabili nyo ay yung 3.5. So, malaki yon. Si 3.5, mga ganyang kalaki, usually yun yung ginagamit sa mga desktop computer. Ito naman, ginagamit to sa laptop. Pero pwede rin naman siyang gamitin sa mga desktop computer. Yan. So, ito na yung case natin. Subukan na natin siyang ilagay. Tapos, after natin siyang maikabit, i-test natin siya kung gumagana ba yung ating magiging portable hard drive. So, buksan na natin siya. So, medyo ingat lang sa pagbukas kasi baka magkamali kayo ng bukas, masira. May mga lock kasi to. Baka masira yung mga lock niya. Hindi mo na siya maisara. Okay. And then, kailangan medyo maingat din kayo sa paghawak ng mga maliliit na board na to. So, before kayo humawak doon sa mga maliliit na pyesa niyan, dapat humawak muna kayo sa metal para sabi nila, meron daw kaunting kuryente sa katawan natin. Kaya kapag hinawakan natin yung mga pyesa na yan, pwede silang pumutok or masira. So, kabit ko na to dito sa ating SSD. Ayan. So, yung maliit, katapat yung maliit. Yung malaki, katapat yung malaki. Okay. Lagay natin. Yon, pasok na siya. And ilalagay na natin siya ngayon sa case. Ayan. So, itatapat natin doon sa may butas kung saan natin kinuha. Ayan. Ayun. Saktong-sakto. So, ayan. Yung pagkaka-fit niya. SSD. Napakaganda niyang tingnan. Transparent pa. Then, after noon, ilalagay na natin yung cover niya. Tapos, ipipress natin para mag-lock siya. Ayan. So, ayun, nakalagay na siya. So, subukan naman natin ngayon i-test sa ating laptop. So, ito na siya guys. Ayan, may lumabas na, nag-boot na kaagad yung ating portable hard drive natin. So, check natin. Ito yon. So, ayan. Andyan kasi naka-install yung Windows nung dating laptop natin. Tsaka dito sa may drive E. Ayan. So, ayun na. Okay na yung ating portable hard drive. Ayan. So, ipoformat ko na to kasi hindi naman natin gagamitin yung ating ayan. So, pinormat ko na siya kasi hindi naman na magagamit yung laptop na yon dahil sira na yung kanyang board. So, ayun. Okay, gumana yung ating portable hard drive na may nakalagay na SSD or yung strong state drive. So, ayun nga guys, naging successful yung paggawa natin ng portable hard drive natin. So, sa halagang 180 pesos, tapos kumuha tayo ng sirang laptop, ay nakagawa tayo ng portable drive natin. Which is napakamura, 170 pesos lamang. Kung bibili tayo, yan ay aabot yan ng 2,000 to 3,000 pesos, depende sa capacity ng drive. Ngayon naman, kung gusto nyong bumili ng case, tapos bibili kayo ng second hand na mga drive, ay meron naman kayong mabibili niyan online. So, makakamura din kayo siguro sa halagang 500 pesos to 700 pesos, meron na kayong portable drive. So, hopefully nga guys, nakatulong sa inyo yung video na to. Huwag pa rin kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel natin para palagi kayong updated sa mga susunod pa nating videos. Hanggang dito na lang. Good day po sa inyong lahat. This is Sir Brian. Bye-bye.